Usapang exotic food naman tayo sa Cebu, may delicacy na ang tawag ay bakasi. Ano nga ba yung bakasi? Baka, nasisig? Ewan ko. Pero, naku, si Merimon, si Merimon Reyes, ang ating mobile journal naman pala ang nakasungkit na to. Game. Mga kapatid, dito sa Cordoba, Cebu, may nahanap na naman tayong local at exotic food trip. Maliliit at malalaki, mahaba at malasa. Tara, subukan natin. Mahahaba, maliliit at higit sa lahat, malasa. Ito ang bakasi o baby eels, isang native Cebuano dish sa Cordoba. Pero nagsimula itong pumatok sa labas ng Cordoba noong lutuin at ilako ni Mang Entoy. Pero unang pumasok sa isip ko, paano ba ito hulihin? Tuwing madaling araw, maglalagay lang daw ng pain sa mga bantak na catching equipment nila. Itutusok sa lupa at babalikan para silipin kung may huli na. So para siyang basket na... Dito, meron siyang butas. Pag pumasok na dyan yung mga bakasi, wala na labasan. Baba ko pa? Okay, para hindi sila tumalsik. Itong bakasi, ma'am, hindi kakain ng mabaho na ang paon. Maselan. Kaya po pala nasabi sa amin, malinis ang bakasi. Kita niyo yan? Mga bakasi. Ayun, may nahawak ko isa. Hawak na natin siya. Hindi ka na makakawala. Hindi ka na makakawala. Ay! Pagtapos nito ay titimbangin na agad at ilalako na ang mga nahuling bakasi sa mga bakasihan para lutuin sa paboritong timpla ng mga taga Cordoba na nilarang na bakasi. Ang kailangan lang daw ay bawang, sibuyas, kamatis, luya, sile, mangga, black beans at iba pang panimpla habang pinakukuluan sa tubig. At aba, may trivia pa tayong nakuha mula kay Ate Mirasol. Masarap talaga yung bakasi, ma'am. Kumbaga ano yun dito sa Cebu, Viagra. Kapag kumakain kayo ng bakasi, ay madadami yung anak nyo, magkapalakas. Masarap. Mainit, ha? Masarap po siya, maasim-asim na maalat. Sumukan nila kasi masarap. Mukhang approved talaga ang exotic food na ito dahil alas 8 pa lang ng umaga ay marami na agad ang umorder ng ulam na ito. Sige na nga, tayo naman ang titikim nito. Ang bango. Ay, yung amoy niya, nilarang siya, pero parang amoy sinigang. Ito po, ma'am. Oh! Ang sarap. Para siyang taba ng isda. Try natin siya ng may kanin, tsaka yung sabaw. Patakam na ako. Oh! Para lang siyang normal na laman ng isda. Yes, hindi mo may iisip siya na eel siya. Oh, ang sarap. Tsaka malambot siya. Hindi rin siya yung malangsa na... Sa halagang 60 pesos, maaari nang matikman ang exotic at native meal na ito. Chika pa ni Sir Jaime, marami pang putahe ang pwedeng gawin sa bakasi. Yung natikman ko po, para lang po siyang... kinakain lang po lang ko, parang isda lang po. Pili po siyang larang, pili siyang sinigang, piling iihaw, pili pong sisig. Huwag daw matakot sumubok ng kakaibang food, sabi nila. Dahil looks can be deceiving, pero taste can be convincing. Mobile Journal, Merimon Reyes po, at itang muka ng balita.